Pauwi na ako galing sa eskwela nang makita ko ang umpukan sa barangay hall. Naroon si tatay na matamang nakikinig sa isang pagpupulong na pinamumunuan ni Kapitan Lino. Malayo pa lang ay kitang-kita na ang kunot sa kanilang mga noo. Nagtaka ako sa naging reaksyon ng kanilang mukha, kaya naman hindi ko maiwasang hindi lumapit. Bilin sa akin ni nanay na huwag daw akong makikihalo sa usapan ng matatanda sapagkat hindi raw iyon mabuting ugali ng isang batang tulad ko. Ngunit hindi ko maiwasang hindi makinig sa kanilang usapan, lalo na nang marinig ko ang pagsigaw ni Mang Tonyo. Aba, hindi maaari iyan. Kapag natuloy ang pagpapatayo ng pabrika rito sa ating barangay, dudumi ang hangin sanhi ng usok na ibubuga nito. Masisira rin ang ating mga pananim dahil sa maruming paligid. Bunga nito, magkakasakit ang mga anak namin. Nagninitnit din na sagot ni Aling Betty. Maging si tatay ay nagsalita rin. Kahit ang ilog sa tabi ng itatayong pabrika, ay maaaring masira. Mawawalan kami ng hanap buhay, sabad naman ni Mang Kiko na isang mangingisda. Nakita ko ang lungkot sa kanilang mga mata, ang galit sa kanilang mga mukha. Nadama ko ang pag-aalala para sa kalusugan at kinabukasan ng kanilang pamilya. Sa aking murang pananaw, batid kong nakababahala ang magiging kalagayan ng aming barangay dahil sa planong pagpapatayo ng pabrika ng goma sa lugar na ito. Pinuputakti ngayon ng reklamo si Kapitan. Nakikiusap na sana'y huwag niyang hayaang maipatayo ang pabrika. Kamakailan lamang ay narinig ko si Kagawad Lucio na nakikipag-usap sa kabataang nasa edad 18 pataas na mag-apply ng trabaho sa pabrikang itatayo. Sigurado raw na marami ang kakailanganin nitong trabahador, kaya magbubukas ito ng oportunidad para sa walang trabaho. Kung gayon, bakit tinututulan pa ng nakararami ang pagpapatayo ng pabrika? Napaisip tuloy ako. Ang sabi ng nanay, bukod sa biyayang kabuhayan ng bukirin at ilog sa aming lugar, tradisyon na rin daw na maituturing ang pangangalaga sa aming mga yamang likas na nag-ugat pa sa mga ninuno nang naaayon sa ginagampanan nilang tungkulin. Ngunit, kapansin-pansin na sa kabila ng magulong sitwasyon ng barangay, idagdag mo pa ang galit at kabila-kabilang reklamo ng kabarangay. Tahimik lamang na nagmamasid si Kapitan. Pinapakinggan ang hinaing ng bawat naroon. Maya-maya pa'y mahinahong pumagit na si Kapitan. Sa kabila ng ingay at gulo, nagwika siya. Higit sa lahat, ang kalusugan ng mamamayan ay kayamanan ng bayan, malinaw na namutawi sa bibig ni Kapitan. Natahimik ang lahat. Hinihintay ang susunod na sasabihin ni Kapitan. Kaya ang bawat pagbuka ng bibig niya ay pigil hiningang inaabangan ng bawat isa. Bagamat malaki ang maitutulong ng pabrikang itatayo sa mga walang hanap buhay, higit namang malaki ang mawawala kung hahayaan nating maipatayo ito, dugtong ni Kapitan. Pinakamahalaga pa rin ang kalusugan ng bawat isa, kaya napagdesisyonan ko, kasama ang sangguniang barangay, na kausapin ang may-ari ng pabrikang nais ipatayo sa ating lugar at magkaroon ng kaukulang aksyon para dito. Ipinapangako kong uunahin ko ang kapakanan ng ating kabarangay, masayang pagbabahagi ni Kapitan. Sa oras na iyon, napawi ang kunot sa noo ng naruroon. Nagpalakpakan ang lahat, napalitan ng ngiti at kapanatagan ang Nas Alamin sa mukha ng bawat isa. Maging ako ay napangiti ng abot tayngang ngiti. Hindi lang sa magandang balitang aking narinig kundi sa paghangang aking naramdaman. Sa aking nakita at narinig, nabuo sa aking isipan ang paghanga sa aming kapitan. Hindi lamang sa pagsasaalang-alang sa kanyang mga kabarangay, maging sa pagiging mahinahon niya sa pagpapasya. Naramdaman ko ang ningning sa aking mga mata at naibulong ko sa aking sarili, siya ang aking bagong idolo. Isang inspirasyon na magiging gabay ko para sa aking kinabukasan.